Pakuluan natin yung dalawang manok. Medyo madami ito pero tatansyahin na lang natin. Napapakuluan muna natin yan tapos tsaka natin hihimayin. Tsaka natin nagigisa mamaya. Yan. Hintayin lang natin kumulo. Mga dyan ako galing Pilipinas. Ito yung mga laman ng maleta ko. Ito yung measuring cup. Ito yung pamputo din alam ko. Tinaon ko pa talaga dito kasi advance mag-isip. Negosyo ka agad ang naisip. Yan. Meron tayong hand mixer sa spatula. Mga teaspoon. Mas yan. Yung mga gamitin natin yan paggawa ng puto. Yan. Simulan na natin. Mga gagamitin natin sa paggawa ng puto. Meron tayo itong asukal. Harina flour. At ito yung cheese pang ano na lang natin mamaya sa toppings. Tapos meron din tayong baking powder. Meron tayong milk, salt, at egg. Ang gagamitin natin sa itlog ay yung white lang, white egg lang. Yung dilaw ay hindi natin sasama yun sa pagmix ng puto natin. Ito naman mga nasa likod nito, itong corn flour, itong paminta. Tapos, nga pala, sama pa itong butter sa paggawa ng puto natin. Ito kasi mamaya pa natin gagamitin to sa manok, sa filling. Gagawa kasi tayo ng puto pao. Yan, tara magsimula na tayong gumawa ng puto pao, ng puto. Tapos tsaka natin sunod yung una, dito na ilalagay natin yung flour. Measuring cup lang ang gamit ko. Yan. 1 cup to gamit ko. Bali sa isang kilo nakakuha ko ng 8 cups na flour. Ito, 8 batch. Ginawa, gagawin ko na nga pa lang 10 batch. Kasi yung 1 batch natin ay 1 cup lang ng flour. Sa mga gustong mag-sample muna, pwede nilang gawin 1 cup lang muna. Ito, pang 9, tapos pang 10 to. Kasi kanina naka 8 cups tayo sa 1 kilo. Yan. Bali, ang toast na ito, 10 batch. Yan. Tapos, sa asukal, sa white sugar, kaya, bali, 10 batch yun. Sa 1 batch, kalahati, half cup lang ang kailangan. Ito, 10 batch, bali, gagawin natin dito is 5 batch. 5 cup, 5 cups ng white sugar. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. And 5. Yan. 5 cups ng sukal. Tapos sa asin naman natin, sa 1 batch, kailangan 1/4 teaspoon. Dahil sa 10 batch to, gagawin natin 2 teaspoon. 1/4 teaspoon lang sa 1 batch. Ito, dahil 10 batch nga, gagawin natin 2 teaspoon and 1/2 teaspoon. Total ng 10. Okay, asin natin, tapos kalahati lang na ito. Ayan. Yung baking powder natin sa 1 batch is 1 tablespoon. Sa 1 batch yun. Bali, gagawin natin siya po dahil 10 batch ito. Okay.
10 tablespoons dahil nga 10 batch yung gagawin natin. Haluin muna natin bago natin lagay yung mamaya yung milk tapos yung melted butter. Kailangan yung butter i-melt natin na para madali siyang ma-mix dito sa mixture natin ng puto. Ayan, halu-haluin lang muna natin. Meron na kasi tayo po order. Medyo nasa ano na. Nasa 15 tray na ang order natin. Manok, patas natin pakuluin. Ngayon, anayin natin ito. Papalamigin tapos hihimayin na natin. Para mag-isa na natin, matimplahan na natin. Isa na tayo ng bawang. Luluto na natin yung manok natin. Yung palaman ng putupaw natin. Ayan, gigisa lang tayo muna ng bawang. Pupulain lang natin ng konti. Ginisa ko na rin pala yung sibuyas natin. Ayan, gisain lang natin ng konti, tapos lagay na natin yung manok. Magsarap dyan. Sama ko na rin yung manok. Manok na hinimay-himay natin kanina. Ayan, gigisain lang natin ng maayos dito. Ito na yung pinaka-pagluto dyan sa manok. Kanina, nilaga lang natin siya para mahimay natin siya ng ganyan. Itong ginigisa natin, samahan na natin ng asin. Ayan. Para malasa na siya. Ginagyan rin natin ng paminta. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng oyster sauce. Patas natin mag-isa. Nilagyan ko na yung oyster sauce. Haluin lang natin. Tapos susunod natin dito yung brown sugar. Tapos uhuli natin yung cornstarch na nakamix na sa tubig. Pagkatapos natin mag-isa yan, lalagyan na natin ng brown sugar. Yung ginagawa ko, estimated lang ito kasi kabisado ko naman na yung lasa. Pero pagkano, ilalagay ko yung mga ingredients niya sa description. Tapos ito, 5 cup ng milk. Ito po dapat ito. Limang cup ng milk. Tapos ito yung white egg na pinag-separate natin kanina sa dilaw. Ito, 10 piraso ito na white egg. Sinama ko na rin. Tapos ito yung butter na minelt natin, 100 grams. Ngayon haluin natin. Tapos taka natin yung biglang na hand mixer. Tapos natin mix lahat ng ingredients. Kaya pwede na natin ilagay yan sa cold water.
Kapag na siya, hindi na talikya man eh. Hindi yan ma'am, special yan po, special sa 736, tapos only special po yan, medyo yan mahal. Pwede utang, okay utang, may problema. Basta pag utang, doon din bayad ha. Ba nakasalang po na.